sa inyo. Hindi, magpakilala lang ako kasi lagi akong nag-vlog, lagi akong nag-video, pero sino ba talaga ako? Ang totoong pangalan ko is I'm Bless. Bless Shani. Bless Shani. Bless Shani ang pangalan ko. Kinuha ko lang yung Bless. Tapos, nilagyan ko ng honey. But, pag may nakilala ko na ano, like pang formalan, like sa school, tapos sa work, so ginagamit ko yung Bless ko na pangalan. Pag sa ano naman, para sa lahat, friends and everything, Facebook and everything, honey ang ginagamit ko. So, yung nickname ko naman is Shani, pero ginawa ko talaga yung honey kasi siniparate yung Bless na pangalan ko na pang formal. So, ganito. Yun yung pangalan ko, Bless Shani. Hi, I'm Bless Shani, but call me Honey. And then, why I do vlogging or yung mga nag-ano ako ng mga time-lapse, ganito. Gusto ko lang, wala talaga akong, pag wala akong ginagawa, gusto ko lang talaga. Gusto ko lang dito akong, ano, hindi naman sa dito ako masaya kasi, ano eh, di yan yung ano ng ating life. So, di naman ganun ang essence sa ating life. Hindi naman yun ang nagpapasaya talaga sa akin. So, kaya, ginagawa ko to kasi ano lang, pampalipas oras, pampalipas pag boring lang ako, ganun. Kaya ako nagva-vlog, o kaya ako nagta-timelapse. So, meron akong YouTube channel kasi parang ano eh, hilig ako sa documentation. So, yung mga, ano ko, nung mga high school pa ako, nagsusulat ako ng mga stories. So, may mga high school ako dyan ng mga classmates. Hi sa inyo mga classmates! So, may mga classmates ako na alam nila na nagsusulat ako ng mga stories. Yung mga ano, kasi mahilig ako sa anime. So, I started it nung ano, yung mga high school days, 2000, way back 2000 na mga years. Yung nandun pa yung mga Ghost Fighter, nandun pa yung mga Slam Dunk. Kasi lagi akong nanonood ng mga anime. So, kaya din, yun yung mga content na meron ako sa aking YouTube channel, sa IG, at saka dito sa Facebook na rin. Yun yung mga content ko dahil yun yung mga hilig ko. Tapos, nagsimula ako mag-drawing nung high school ako. So, first year, second year high school, kasi sa kakapanood ko ng Slam Dunk, Ghost Fighter, Inuyasha, tsaka mga anime, tapos mga cartoons, like, nandun yung Judy Abbott, tsaka yung mga si Sophie, Cinderella, ganun. So, lagi ako nanonood, kasi malayo ako sa parents ko, nasa Surigao City ako sa bahay ng auntie ko, at tsaka ng uncle ko. Kasama yung mga cousins ko. Nandun ako, doon ako nag-aaral sa Surigao City. So, Marajo Karajo, Nijuhurut. So, doon ako nag-start. Kasi yung ano ko, artist din eh. Nag-architect nga siya. Architect ba? Yung cousin ko. So, mahilig siya mag-drawing. So, kinukuha ko yung mga, tsaka naglalaro siya ng mga stickers. Nung mga stickers noon, naglalaro yung mga tao, ng mga bata. Tapos, kinukuha ko yung sa kanya. Tapos, kinukuha ko yung mga ulo. Tapos, kasi yung sa sticker, maliit lang eh. So, kinukuha ko yung ulo. Mga Dragon Balls yun eh. Dragon Balls. Kinukuha ko yung ulo ni Videl. Okay. Ni Gohan. Tapos, pinipaste ko lang sa paper. O kaya yung thick na ano, yung cartoon, ganun. Tapos, nagdo-drawing ako ng katawan. Tapos, ginugupit ko. Ayun, may paper dolls na ako. Mga 11 years old. 10 to 11 years old. So, bata pa rin. So, mahilig ako. Kaya, yun, ginagawa ko. Ang kulit ko noon. Kinukuha ko yung, nag-away pa kami ng pinsan niya. Kasi yun niya. Kinukuha ko yung ano niya, tapos nagdo-drawing ako, ganun. Doon ako nag-start. Tsaka, nilalagyan ko na din ng buhay. So, pag nagdo-drawing ng pinsan ko, nagdo-drawing din ako ng akin. Hala, hiram doon, hiram dito, mga gamit niya. Ganun. Tsaka, 2 years lang ako doon sa Surigao City. Tapos, lumipat ako sa Anahawan, Southern Leyte, which is yun yung hometown ko talaga. So, doon ako nagsusulat ako ng mga stories, tapos may drawing, may stories, ganun. Ginawa ko hanggang sa studies na, ganun. Na-stop yung pag-drawing ko kasi, ano, nag-study, focus sa study, tapos nag-college na ako, hindi na ako masyadong nagdo-drawing. Noon, drawing ako sa blackboard, ganyan-ganyan. Pag hindi pa nagsisimula yung klase, ganun. Ganun ginagawa ko, drawing ako ng drawing, anime ng anime ako noon. Tapos, nung nag-college ako, na-stop, tsaka iba na yung mga ginagawa ko. Kailan ako nag-start na nagpe-painting kasi may mga painting ako, diba? So, nag-start ako mag-painting noong 2016 lang. Kasi,
pumunta ako dito sa, you know, 2009 ako nandito sa Cagayan de Oro. Nandito pala ako sa Cagayan de Oro. Sorry. So, nandito ako sa Cagayan de Oro na ngayon. Ano na ako dito at 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, 11 years na pala ako dito. 11 years na pala ako dito sa Cagayan de Oro. So, 2009 ako pumunta dito. Tapos, hindi pa ako nagdo-drawing. Focus lang sa trabaho. Nagkatrabaho, 19 years old, nagtatrabaho ako. Tapos, bata pa din yung isip ko eh. Hanggang ngayon, bata pa din yung isip ko. Tapos, noong 2016, nakilala ko yung mga artist yung sa, ano, Guhit Pinas. O, nakita ko sa Facebook yung Guhit Pinas. Hello to Guhit Pinas. Sa Guhit Pinas member. So, nandun, nakita ko yung sa Guhit Pinas. At saka, na-inspired ako ulit sa mga painting, sa mga drawing. So, ginanahan ako eh. So, yung mga, ano ko, yung salary ko, binili ko ng mga, ano, art materials. So, binili ako ng mga ganito. So, mga ganito. So, ano na pala ito? 2016 pa ito eh. Ito, yung mga Faber-Castell. Tsaka yung una kong ginamit sa painting, yung di pa akong marunong eh. Yung pang ano, pang textile ba yun? Yung, hindi ko na ma, hindi ko na maano. Ngayon lang ako nag-a-acrylic bago. Ganon, yung ginawa ko, painting ako, nagta-timelapse ako, kunyari marunong. Yun hanggang sa natuto ako. Hindi pa rin akong marunong mag-painting talaga. Pero at least I improved. Yun naman talaga yung importante. Wala namang perfect sa mundo. Pinaka-importante is you improve. So, nag-improve ako ganun. So, ngayon, bumili na rin ako ng mga iba't ibang mga art materials. So, gumamit ako ng mga highlighters, mga ganito. Yung mga ganito. Kasi, naano ako sa kulay eh. Kasi ang tapang ng mga kulay, tapos ang light talaga ng mga kulay, so nagagandahan ako. Oops. Nagagandahan ako, so kaya, yun. Tapos, ito din, nakita ko bago 2020, nakita ko rin ito sa National Bookstore, kaya binili ko na din. Napaka-cute ng mga ano, pero gusto ko naman yung lights niya. Pumili din ako ng, ano, ng mga iba't ibang fine tech. So, meron akong purple, meron akong black, meron akong green, meron akong ano, blue, meron akong red. So, ginawa ko ito, collect ng collect lang ako. Gusto ko talaga yung mga makukulay eh. So, ganun. So, may ginawa ako na ano, na bago. So, ito yung parang project, ginawa kong project. So, nag-stay muna ako ngayon sa anime. Kasi, ano, na-miss ko sila eh. Na-miss ko yung kakatingin ko ng, ano, nung muna lang. Dahil dito sa home quarantine, nanood kami ng Hunter x Hunter ulit. So, itong Hunter x Hunter, so, naging inspiration ko ulit. Kasi, isa ito sa mga pinapanood ko noon, yung Hunter x Hunter. So, ito yung mga inspiration ko. Yung mga Slam Dunk, yung mga lahat ng mga anime noon, mga batang 90s yun. Tapos, bumili ako ng, ito, ng, itong tawag, sketchbook. Bumili ako, tapos marami ako mga sketch pad, yung meron akong watercolor pad nandoon, pero hindi ko napapakita, hahaba nang hahaba lang to. So ito yung ano ko ngayon. So ito yung project ko na ginawa, project parang sa school lang, no? So ang gagawin ko dito, the drawing ko lahat ng mga 90s anime and cartoons, so batang 90s anime and cartoons. So ginawa ko to, ito. So ito si kilala niya yan, si Sakuragi. Si Sakuragi. Ayan, si Sakuragi Pani. Ito yung sa Slam Dunk at Ghost Fighter. So, meron na akong Slam Dunk. Meron akong Slam Dunk. Meron akong Ghost Fighter. At saka, meron na din akong Hunter x Hunter. Meron din akong Slam Dunk ulit. Meron akong Inuyasha. Meron akong si Kagome, pero hindi ko pa nakulayan. Si Kagome, Sailor Moon. At ito naman pinaka-latest kanila lang, Doraemon. So, yun. Lalagyan ko siya ng mga anime at cartoons ng batang 90s. Tsaka, para mapanood niyo po yung lahat ng mga ginawa ko. Of course, may timelapse ito. Nandito sa YouTube ko. So, click niyo lang yung mga link na ilalagay ko po. So, click niyo lang yung YouTube channel ko, yung IG ko, nandun yung mga arts ko, at saka
Di ba rin sa Facebook, ang dami kong mga personal o kaya mga anong, kahit ano sa Facebook eh. So, yung IG ko, meron akong personal na IG, meron din akong arts na IG. So, di ko na i-ano yung mga personal IG ko kasi meron naman akong Facebook. So, yung IG ko na lang, lalagay ko link ng arts ko, IG, tsaka yung YouTube channel ko na merong mga arts. Hindi lang arts, meron din ako mga vlogs. Nilalagay ko rin yung mga vlogs ko kasi para lang tong documentation eh. Kasi nung unang panahon, di ba, tayong lahat naman nag-ano tayo ng mga pictures natin kasi ano parang noon eh, camera yung may anong tawag dun, may negative at ano? Yung ano pa, ganun. Tapos, nilalagay natin sa album. Ito naman yun, yung isang paraan ko para makip ko yung mga ginagawa ko sa ano, di ba? Tapos mapapakita ko sa mga anak ko, apo ko, di ba? Kasi di naman natin alam kung nandito pa ako tomorrow eh. Nandito pa ako next week o ano. So mga ayun lang, yung mga pa-inspire lang po yung mga ginagawa ko. Wala po akong balak na ganung sumikat or what. Hindi naman. Yung ano lang, masaya lang ako sa ginagawa ko, yun lang po. Masaya lang talaga ako sa ginagawa ko kaya ginagawa ko ang mga lahat ng ito. Wala po itong ano sa religion ko or what, ginagawa ko lang talaga ito para documentation lang, kumbaga documentation, yun lang po talaga. So kaya di ako naghahabol kung ano man, so pinakilala ko lang din po ang sarili ko, yun lang. Kasi may nagsabi sa akin na magpakilala ka naman, okay, so ito, magkilala ko, so yun lang naman siguro, wala naman akong sasabihin na iba. So yun lang, thank you for watching and thank you for listening, yun lang, bye bye. So yun lang. Once again, thank you so much. Bye-bye.